Good morning. Happy Tuesday and welcome to Lisa's Vlog. Kagigising lang po natin dito at today ay December 6, okay? At ang oras po ay nasa 4:10 a.m. Okay, so, ang sarap pong gumising. Nakatulog po ako. Gusto ko po kasi magpasalamat sa mga bumati po sa aking 49th birthday. Okay? Salamat po sa gift of life. Siyempre, unang-una nagpapasalamat po tayo kay Lord. Okay? Salamat, Lord, sa buhay, sa aking mga anak, sa aking mama, at syempre, kay Randy Castro, na aking inspirasyon, at sa aking trabaho, okay? Na talaga nagbibigay po ng magandang buhay sa akin. So, salamat po rin sa mga kaibigan, FB friends, na nandyan at nakikinig sa aking vlog. Okay. So, ito po ang pakiramdam ng 49 years old. Mag-inaw po kasi dito ngayon. Bali, umpisa na po kasi para mag-asikaso pagpasok. So, hanggang Friday po yung pasok namin. Tapos, bakasyon na po. So, travel ako ng December 10, papuntang Bali. Doon ako sa Bali, babiyahe, papuntang Manila. Okay, so see you soon, Pilipinas. So, ano po yung topic natin ngayon? Ha? Siyempre, tutuloy ko pa rin po yung pagbablog ko. Ano po yung topic? Ang topic po natin, nagustuhan ko po yung kwento nating defrag. Favorito ko kasi po yung mga kwento ng mga bata. Yung pong kwento ng ang pagong at ang monkey unggoy. Sino ang nakakaalala ng kwento na yan? Taas ang kamay. Opo, kahit alas 4, kailangan masaya po tayo. Nagpapasalamat tayo kay Lord. Ito po yung biyaya, okay, ng malapit sa Diyos. Kahit o alas 4 ng madaling araw, ayan, pagbangon mula sa bed, di pa po ako nakakailangan mo sa... Naglagay lang ako ng perlas ko. May kwento ako dyan sa perlas ko. Sige. So, ano po? Ang topic, balikan natin ang pagong at ang unggoy. Okay? Nung unang panahon, may dalawa pong magkaibigan. Si Unggoy at si Pagong. Si Unggoy ay matalino, mabilis, lista nga siya. O, listo. Si Pagong mabagal, mabait, pasensyoso. Isang araw, ang magkaibigan nito ay naglalakad sa tabing dagat. At nakakita po sila ng isang puno ng saging. Okay? Na tumumba. Ibig sabihin po, baka po may dumaang bagyo. Kasi po, tumumba. Nagdagan ko na lang unang konti na yung kwento para maganda. Tapos po, nag-usap sila. Sabi ni Matching, si Matching pala. Sabi ni Matching, hatiin natin ito. So, pumayag si Pagong. Sabi ni Pagong, sige. Sabi ni Matching na matalino, si Unggoy. Sabi ni Matching na matalino, sa akin ang may dahon na parte. At sa'yo ang may ugat. Okay? So, hinati nila. Inuwi nila pareho. At pareho nilang tinanim. Okay? Tuwa-tuwa si Matching. Sabi niya, may dahon na ako. Madali na itong magkakabunga. Si Pagong naman, kung ano lang yung natira sa kanya, kung ano lang yung napagkasunduan,
Yun lang po yung binitbit niya. At masaya po niyang itinanim ang puno ng saging. Lumipas po ang ilang panahon. Tumubo na po kay Pagong ang saging dahil may root siya, di ba? May ugat. Kay Matsing namatay. Tama, so nung namatay ho yun, nakita ho sila, nagkwentuhan ho sila. Nung sunakita ni Matsing na tumubo na at nagbunga na, may saging na, mayroon ng prutas yung tanim ni Pagong, hindi kasi makakit si Pagong, inakit niya po, di ba? Tapos, nung inakit niya, basta po gano'n yung kwento, inakit niya, kinain niya po yung, ano, nilamangan niya po talaga si Pagong, kinain niya po yung saging. Tapos, naghihintay si Pagong, kawawan si Pagong, naghihintay. Tapos, si Pagong nabuisit, nilagyan niya ng mga tinik yung saging. Tapos, hanggang sa nagtago siya dun sa isang shell, bumaba si Matsing, nahuli siya ni Matsing. Basta parang ganun ba yung kwento, mahaba yung kwento. Ang pinaka-ending na ito, yung si Matsing, okay, gagantihan niya si Pagong. Kasi nga na, ano siya, di ba? Yung sa, ilagyan siya ng mga, ano eh, yung patibong dun sa saging, nasaktan siya. So sabi niya, sabi niya ganun, itatapon kita sa dagat. Sabi nga na ni Matsing, si Pagong matalino. Sabi ni Pagong, wag po. Kasi po takot ako dyan sa tubig. Mamamatay ako. Ito naman si Matsing, dahil gustong makagante at talagang gustong siya ang mabuhay. Diba? Si Pagong ay tinapon niya po doon po sa dagat. Okay? Sa dalampasigan, na hindi niya po alam, yun po yung talagang gusto ni Pagong, dahil doon po siya mabubuhay. Di ba? So, ano po yung aral natin dito? Bakit sa napakagandang umaga ng alas 4, ito po yung napili ko? Ito po kasi mukha ng dalawang tao sa mundo. Okay? Meron po tayo mga taong nakikilala, okay, nakakasama, na ganito po sila pala, na dalawang klase. Isa, may matalinong tuso, at yung isa, mapagkumbaba, okay, mapagbigay. So, saan po tayo dyan? Tayo ba ay gusto natin maging matalino pero makakalamang? O doon tayo sa nagkukumbaba, nagpapakumbaba tayo, pero hindi ho tayo kumukuha ng kung anong bagay sa kapwa natin o ng lalamang. Sabi nga po ng mama ko, nung maliit pa kami, huwag na huwag kayong magkakaroon ng utang hanggat maaari babalikan nyo. Kasi yung utang ay utang. Yan. So yun po yung sinasabi ni mama. Kaya po ko, pag talagang may utang, talagang binabalikan ko po yan. Pero kasawi ang palad. Yung mga nangutang sa akin, hindi po. At meron pa po kung masakit na karanasan na yung pong aking paupahan, tinirhan po ng isang pamilya. At ng lockdown po, 18,000 po yung meral ko. Alam niyo po ba, tinakasan, hindi po binigay nang nangupahan na ito ng ilang taon, yung kanyang bagong address. Umalis po siya sa bahay ko. Marumi, sobrang dumi, burara. At iniwan po ang 18,000 na Meralco bill. Diba po, napakasakit. Dahil hindi mo na po mapapaupahan nyo ng maayos at malaki yung paupa mo dun sa bahay. So, yun po yung sinasabi kong mga taong nanlalamang. Sila po yung mga taong nagamit po nila. Sila po yung mga taong napagbigyan mo ng pabor. Ginamit nila yung bahay mo, yung pangalan mo sa Meralco. Hindi ko naman alam kung ano po yung naging usapan nila ng Meralco dahil lockdown po yun. Nung pong umalis po yung aking nangungupahan na yan, sabi niya babayaran niya.
Hanggang ngayon po, wala pong inuhulog sa 18,000 at tumakas po siya. At FB friend ko po siya. Makikita ko pa nga po yung post niya eh. Kung saan siya gumagala. Pero pinag-pray ko na lang po siya. Kasi naawa rin ako sa kanya. Kasi nga, hindi naman po siya makakatulog. Habang tinatakasan niya po yung 18,000 na Meralco bill na ginamit ng pamilya niya ng 2 taon. At hanggang ngayon may trabaho naman po siyang matino. Maganda po yung trabaho ha. Hindi yung nagbabayad, hindi yung nagme-message. Sa isip ko lang, ito si Maching. Kaya po yung may mga utang sa inyo, yung pong mga nanlalamang sa inyo, tawagin niya na po siya si Maching. Tayo hong nalamangan ay si Pagong. Okay, so yun po yung aral. Kahit po anong sakit, okay? Pagbigyan mo natin sila, bigay mo natin sa kanila kung ano po yung gusto pa nila. Kasi yun po yung ugali nila, yung mga matching, yung mga nanlalamang, yung mga nangungupit. Yun po mga taong laging gusto sa kanila yung parte na malaki. Kahit sa pamilya, sa partihan ng lupa, sila matching yan. Tawagin natin yan silang matching. Gusto ko lang kayo pasayahin kasi 49 years old na po ako. Diyos ko, oh, malapit na po ako magka-uban. Marami na po akong uban, natatago lang. So, ganun nga po yun. So, ako po, marami na po akong tinanggap sa buhay ko. Pinag-pray ko na lang po dahil gusto ko na lang pong sabihin kung paano ako binigyan ng blessings ni Lord. Ganun ko po tinanggap po na kalimutan hanggat maaari yung mga taong nanlalamang sa akin. Okay? Yan pong Meralco bill ng 18,000 na nilamangan ako. Tinakasan ako. Sa kanya na lang yan. At sana God bless you kung sino ka man, FB friend. Hindi na kita mini-message. Bahala na sa iyong kapalaran. Kung sa palagay mo nakalamang ka sa 18,000, masaya-masaya ka. Go ahead. Basta isa lang tatandaan mo. Hindi nagwawagi palagi ang nanlalamang. Okay? So, kailangan balikan natin yung mga taong nalamangan natin. Yung may mga utang, magbayad po kayo. Ang dami makaka-relate dito. No? So, ganun lang po yun. Tapos yung mga pong na masyadong nakakakuha ng malaking bahagi sa mga partihan, sa lupa o sa kahit saan man, mga pangungupit ninyo, eh lahat po yan may balik. Kaya po, huwag po tayo masyadong komportable kasi may karma po yan. Diba? So, yun lang po yung aral po natin. Lagi po tayo doon tayo sa tamang sukat ng buhay. Huwag kang makalamang, huwag kang makasakit. Okay, kung meron ka mang atraso, bumalik ka, bayaran mo. Kasi po yan, konsensya po yan. Kung wala ka na talagang konsensya, sige po, good luck po. Kaya dyan na lang po tayo. So, huwag niyo pong kakalimutan ang kwento ni Maching at ni Pagong. At piliin po nating maging si Pagong na kahit mabagal, mabait po siya at pasensyoso, di ba? At nasa kanya naman po yung tamang landas ng buhay kaysa kay Maching na panlalamang sa kapwa ang nais. So, shoutout na po tayo kay Randy Castro. I love you pa. Ingat sa pagpasok sa mga anak ko. I miss you so much. See you soon, Mama at kay Toby. A blessed day.